Ang pamilyang Pan ay masayang naninirahan sa Unionville, Markham, Ontario. Ayon sa balibalita, ay masaya at tahimik na namumuhay ang pamilyang Pan noon hanggang sa dumating ang araw na kanilang hindi inaasahan. Nasira ang matagal na iniingatan, dumanap ang maraming dugo at nag-umpisa na ang pagbalot ng masalimuot na kaganapan sa kanilang pamilya dahil sa isang miyembro nito na may maitim palang binabala na maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng kanilang pamilya. Ang pamilyang Pan ay hindi katulad ng ibang pamilya na may napakarangyang buhay, kung kaya't hindi maisip ng mga tao kung ano ang naging motibo ng pagpaslang sa biktima at ang mga natamong galos ng isa pa. Sino nga ba ang pamilyang ito? Ang mag-asawang Big Ha Pan at Huey Han Pan ay nag-migrate sa Canada. Sila ay mula sa bansang Vietnam. Namuhay sila ng matiwasay bilang mga political refugee. Ang dalawa ay ikinasal sa Toronto at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng dalawang supling, sina Jennifer at Felix. Si Jennifer ay panganay nilang anak, samantalang ang bunso naman ay si Felix Pan, na ipinanganak noong 1989. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng disenteng trabaho sa isang kumpanya na nagngangalang Magna International, na ang pinalalakad ay mga auto parts sa Ontario. Ang lahat ng pagsisikap at paghihirap ng mga magulang nila Jennifer at Felix ay nagbunga ng maganda. Nagkaroon sila ng maayos at magandang bahay, dalawang luxury cars na tinatayang $200,000 o tinatayang 11 milyong piso, 136,000 pesos sa kasalukuyan, ang naging ipon ng mag-asawa sa bangko mula noong 2004. Sa makatuwid ay naging maayos, maganda at sagana ang pamumuhay ng pamilyang Pan sa Ontario, kung saan lahat halos ng naisin nila ay kaya nilang bilhin. Ang pagiging refuge sa isang bansa ay hindi naging madali sa mag-asawang Pan. Ngunit kahit sinusubok ng tadhana ay na-manage nila ito ng maayos hanggang sa maging successful ang mga ito. Bukod pa rito, isa rin ito sa naging rason kaya mas naging disiplinado ang mag-asawa sa kanilang mga anak na si Jennifer at Felix Pan. Hindi pwedeng makipagkita o makasama sa mga masasayang kaganapan gaya ng party ang panganay na si Jennifer. Hatid sundo rin ito sa kahit anong lakad na kanyang puntahan. Hindi naging madali para sa anak nilang si Jennifer ang ginagawa sa kanya, dahil maaari itong magresulta ng pagre-rebelde na maaari nilang ikasira. Naging maganda ang takbo ng lahat hanggang sa dumating ang taon na 2010. Ikawalo ng Nobyembre taong 2010, nangyari ang isang malagim na trahedyang kinasasangkutan ng pamilyang Pan. Dumagundong sa buong mundo ang pagpanaw ng miyembro ng pamilya Pan dahil sa karumal-dumal na sinapit ng mga biktima sa sarili umano nilang kaanak na si Jennifer Pan. Ang suspect na si Jennifer ay nakatira umano sa bahay ng kanyang mga magulang. Siya ay pinanganak noong 17 ng Hunyo taong 1986. Sumatotal, siya ngayon ay magte-37 anyos pa lamang sa Hunyo. Si Jennifer ay isang babae na inakusahan sa pagpaslang sa sarili niyang pamilya, ang pamilyang Pan, kung saan kinabibilangan ni na Big Ha Pan at Huey Han Pan na nakaligtas naman sa sinasabing krimen. Ang panganay na anak ni Big at Huey ay inakusahan ng korte sa salang pagbayad ng isang tagatumba para burahin sa mundo ang kanyang mga magulang. Ayon sa nabasang report, si Jennifer Pan ay kasalukuyang may contact kay Andrew Montemayor noong 2010, ang kaibigan niya noong high school, na sinasabi ni Jennifer na isa sa gumagawa ng masama na siya namang itinanggi ni Montemayor. Ipinakilala ni Andrew Montemayor kay Jennifer Pan si Ricardo Duncan, o kilala bilang Goth Kid, na siya namang sinasabing binayaran ng pera upang
tangin ang kanyang sariling ama sa parking lot umano ng pinagtatrabahuhan nitong kumpanya. Binigyan umano ni Andrew si Ricardo ng $200. Ngunit nang malaman nito na ang pinapasalang ni Jennifer ay ang kanyang mga magulang, agad na tumanggi si Ricardo sa alok nitong pera. At ang suspect na si Wong ay kasama ni Pan na nagpaplano ng lahat. Ayon sa mga impormasyon na nakalap ng pulisya, nag-hire umano si Jennifer Pan ng isang tirador at binayaran umano niya ito ng $10,000 upang paslangin ang kanyang mga magulang. Sumatotal, kapag nawala ng buhay ang kanyang mga magulang, ay magkakaroon ng malaking pera si Jennifer na nagkakahalaga ng $500,000 or $27,800,000 sa Philippine peso. Si Wong ay nakipag-contact kay Jennifer Pan na may kasamang isang Jamaican na lalaki na nagngangalang Lenford Roy Crawford na tinatawag nilang Homeboy. Bukod pa dito, ang homeboy na si Lenford ay kumausap pa ng isang tao na nagngangalang Eric Sean Sniper Carty. Ngunit ang sinasabing si Eric ay kumausap umano ng isa pang lalaki na nagngangalan namang David Malvaganam. Ayon sa prosecution, si David Malvaganam ay isa sa mga hitman. Ang pagpaslang sa magulang ni Jennifer Pan ay isinagawa mismo sa kanilang tahanan sa Unionville. Inalis umano ni Jennifer Pan ang pagkakandado ng kanilang front door bago siya mahiga at magkunwaring matutulog na. Pagpasok umano nito sa kwarto ay agad itong kinausap ang hitman na si David. Matapos ang ilang sandali, pumasok na sa tahanan ng pamilyang Pan si David kasama ang dalawang lalaki. Silang tatlo ay may dalang mga armas na posibleng gamitin sa magulang ni Jennifer. Ayon sa testimony sa korte na hindi na-identify ang dalawang kasama ni David, tanging si Wong at si Crawford ang nag-asikaso ng mga ito. Ayon naman kay Carty, siya umano ang naatasang ipamaneho ang tatlong hitman papunta sa bahay nila Jennifer. Ngunit sa kabilang banda, hindi sinabi ni Carty na isa siya sa tatlong umatake sa bahay nila Vic at Huey Pan. Ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki ay hanggang ngayon hindi pa rin nalalaman. Matapos kuhani ng tatlo ang lahat ng pera sa bahay at nakawin ang mga gamit sa main bedroom ng pamilyang Pan, idinala umano ng tatlong hitman ang mga magulang ni Jennifer sa basement at doon nila ito tagtad ng bala ng baril. Kinuha umano ng tatlo ang lahat ng cash sa bahay nila Jennifer at ang $2,000 mula sa dalaga bago dali-daling umalis ng bahay. Ayon kay Jennifer, itinali rin siya ng mga ito at nakalaya niyang alisin ang pagkakatali nito kaya siya nakatawag sa numerong 911. Si Huey Han Pan ay ginamot sa Markham Stouffville Hospital bago dalhin sa Sunnybrook Hospital sa Toronto gamit ang aircraft. Kinagabihan, matapos mangyari ang krimen, pagkatay sa mga magulang ni Jennifer, nagkaroon umano ng interview ang dalaga sa pulisya. Inaresto si Jennifer Pan noong November 22, 2010 habang nagkakaroon ng pangatlong interview sa Markham Police Station, 5th District. Inamin umano ni Jennifer na nag-hire siya ng mga tirador para paslangin ang mga magulang. Ngunit sinabi nito na ang utos niya ay siya ang paslangin, hindi ang kanyang mga magulang. Ang police officer na siyang nag-interrogate kay Jennifer ay si William Bill Goet at sinabi ni Jennifer Pan na meron silang makabagong teknolohiya kung saan maaari nilang madetect kung nagsasabi ba ng totoo ang interview o ginamit nito ang police officer na si Raid Technique upang aminin ni Pan ang pagkakasala. Naaresto naman si David Malvaganam sa isang Jane Fitch Mall sa Toronto noong April 14, 2011. Si Carty ay naaresto naman noong April 15, 2011 sa isang presinto kung saan siya idinala sa Maplehurst Correctional Complex sa Milton, Ontario.
Samantala, ang suspect na si Wong ay naaresto noong April 26, 2011 sa kanyang pinagtatrabahuhan. Bukod dito, si Crawford ay naaresto naman noong May 4, 2011 sa tirahan umano nito. Dinala naman ang main suspect na si Jennifer Pan sa Los Angeles Correctional Center sa Lindsay, Ontario bilang isang pre-trial inmate. Ang trial ni Jennifer at ang kasabwat nito ay nagsimula noong March 19, 2014 sa isang market na nagpatuloy ito sa loob ng 10 buwan. Lahat ng akusado ay nag-plea of not guilty sa salang first degree murder, attempted murder, at conspiracy to commit murder. Sa isang trial sa korte, ang York Regional Police ay nagpresenta ng ebidensya laban sa mga suspect na nilalaman nito ay ang mobile device movement, text message traffic at ang 100 plus na messages mula kay Pan at Wong. 6 oras bago nagawa ang pag-slang. Iba pang ebidensya na ipiniresinta ng pulis ay ang typical nature of the break-in, robbery, shootings at irregularities in Pan's theory. Idinitalye rin ang obsesyon ni Jennifer kay Wong kasama ang lack of true values, a lack of true emotions, and a confession regarding the attack and recording of the trauma. Isa sa mga major irregularities ay wala si Jennifer sa basement. Hindi siya itinali at hindi binaril. Ang kasong ito ay nagkaroon ng 200 exhibits mula sa 50 witness testified at the court. Sa pagkaresolba ng kaso, ang mga suspect sa murder na sina Pan, Wong, Malvaganam at Crawford ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at walang matatanggap na parol sa loob ng 25 taon. Taong 2015 naman noong masintensyahan si Carty ng 18-year sentence after pleading guilty to conspiring to commit a murder with eligibility to people after 9 years. So ngayon, lamunaha. Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa video ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nait kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ah. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless.